Sinasin ako ng nanay ko pag malaman niyo may mga hostess dito sa restaurant natin. Sabihin mo sa nanay mo na ginagawa natin to para makakuha ka tayo. Siguro maintindihan niya yon. At okay, ano ka ba? Sabihin mo sa nanay mo na ginawa natin bulk rate sa dito restaurant na to, no? Hindi eh. Malalaman at malalaman rin niya yon. Bakit hanggang ngayon ba pinapa-baby ka pa ng instant food ng nanay mo bago ka matulugin? Hindi mo naiintindihan eh. Ay, hindi mo ako naiintindihan. Ano ka yun? Kaya tayo nilalampas ang mga competitors natin eh. Oh my God! Part 2? Uy, ate! Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Tita Vicky pag nalaman niya tupatay ako? Sasabihin ko ba? Sabihin ko rin ba? Pambira ka naman, Mati, eh. Sinasabay mo na naman yung problema ko. Ako yung unang nagka-problema, ha? Ano ka ba, eh? Ako nga ito, mas malaki yung problema, eh. Pati nga yan. O, sunog. Ngayon? Oo. Eh, kasi naman doon sa matandang yun, eh. Alam na, plastic tong damit niya. Papaplansa niya pa sa akin. Tingnan mo yan. Lumawa tuloy doon sa plansa yung damit na to. Eh, sa itsura ng blouse niya, dapat nang sunugin niya, no? At saka, sa itsura ni Tita Vicky, nagsusot mo ba siya ng ganyan? Sabi ko ba yun? Uy, ako naman tulungan mo. Anong gagawin ko? Ay, tingin ko dapat sabihin doon sa taong yun. Nagpapakaungangin para tinuturutot siya. Basta sigurado ko si Angel yun. At saka sa tingin ko, ikaw rin, dapat mo rin sabihin kay Tita Vicky na sinunog mo yung blouse niya. Narinig ko siya kanina, sinabi niya susot niya sa Friday. Paano yung susot yan? Ganyan itsura niya. Di ba? Una. Mami! Na sila, bakit hindi ka sumasagot? Ito, busy ako. Busy? Eh, ito ang kortina, hindi mo na naman na plansa, busy! Siguro batukan ka na ng mga araw na to! Okay, sasaktan na ako. Sasaktan? At tapusin ko nga ngayong gabi. Ay, nasa na yung blouse ko? Ano ba? Ano ba? Gulo-gulo yung dalawa! Okay. Yan, tapusin mo yan, ha? Kasi, alam mo naman ako, ha? Ilan ko isuot yan? At saka ikaw, slow motion ka masyado, ha? Ang lakas-lakas mo kumain ang bagal-bagal mo. O yan, tapusin mo to, ha? At the way, kakabit ko yan doon. Okay, tell him! I will. Ano? Di kasama lalaki ang angel ko? Pare, mahirap man para sa akin ay pagtapat ko sa'yo dahil lumalabas na saksara ng chismoso eh. But, you know, I feel like I owe it to you to tell you. Ano mo kaso, imposible mangyari. Imposible talaga eh. Ernest, paano imposible? Eh, nakita ng dalawang mata eh. At saka kung may duda ka pa, bakit hindi mo itanong si Bebeng? Siya rin, nakita niya. Mahirap mangyari yun. Bakit? Unang-una, anong ginagawa niya sa restaurant niyo? Eh, hindi niya itipo yung pumupunta sa mga chipangang karinderi eh. At saka yung kubiertos niyo, isipin mo, pag ginamit ko yung parang matitetano. Kasunod mo yata. Eh, bakit pati yung kubiertos namin, iinsulto mo? Hindi nga siya yung type na pumupunta sa mga ganun lugar. Jolok sa jolok yung lugar ko eh. O sige, ito tanong ko sa'yo. Kasama mo ba siya around lunch time kahapon? Hindi. Oo. Eh, alam mo ba kung nasan siya ng oras na yun? Hindi rin. Oo. Eh, bakit hindi mo lang itanong sa angel mo kung nasan siya ng oras na yun at kung sino kasama niya?
naniniwala ka naman sa sinabi ng pwede mo na may kasama kong ibang lalaki. Ay, hindi naman siya naniniwala. Tatanong lang naman ako eh. Bakit kailangan ko magtanong kung hindi ka naniniwala? Ay, minsan naniniwala ka nga. Teka. Medyo nalos ata ako sa sentence sa Bintao na pakiulit niya. Alam mo, kung wala kang trust sa akin, okay lang yun eh. At naniniwala ka doon sa kaibigan mo, sinisiraan ako. Again, I don't want to have anything to do with you. Sandali lang. Pilit ko ba? Sa tingin mo. Goodbye. Angel. Alam mo, ang lalaki talaga, tanga ka talaga. Anong tanga? Eh, bakit ka nakikisaw-saw sa problema ng iba? Eh, kaibigan ko yun eh. Niloloko siya ng babae. Eh, dapat siya sabihin ko sa kanya. Grabe. How heroic. How admirable. O bakit? Kaibigan mo pa rin ba siya ngayon? Hindi na nga. Parang hindi na. O, di mo, tanga eh. Tanga! Masasampan! Tanga! Eh bakit, Bebe? Kung ikaw nasa lugar ko, sasabihin mo ba? Hindi! Ano yun? Anong klase kang tao? Kasi ganito yun, maraming kaibigan, di ba? Baka sometimes yung mga good intentions na yan, dyan nagmumula yung mga kapalpakan. Lalo na, of course, pag puso at puso ay involved. O, di ba? Ang malaking puso niya. In fairness to baby. Paso! Saka ba? Castro! Anong ba ginawa mo? Ha? Wala akong ginagawa. Ano di atak-tak mo dyan? Castro, ayaw na akong usapin ni Angel. Sabi niya sa akin, it's all over and it's all your fault, man. Anong kasalanan ko dito? Teka muna. Time out. Tama mo si Bebe. Si Bebe, nakita niya. Di ba, Bebe? Ha? Diba, Bebe, nakita niya yung babae yun na may kasamang iba. Di ba? Ano, Bebe? Alam niya, bula ang pitit din niya ako by choice for today. I'm sorry. Uy, marunong naglaban. Ano ko ba? Ba't kaya mo sabihin? Uy, buta mo mamilito na ako nun, no? Malay ko dyan. Nakita mo na? Ano? Basta, ako, wala akong ginagawa, ha? Wala akong kasalanan. Parang hindi nakasya sa akin pagkatapos matigas.
pagkatapos para iba. Ewan ko, eh, ganyan mo talaga yan. At saka para nag-iba yung kulang. Talaga? Eh, oh. Tita, alam niyo, may napapansin din ako sa inyo ano? Binto. Parang iba yung dating niyo. Oh. Parang oh. Maganda mo. Ay, naku, diba? Ay, naku! Naupo ko sa ganda. Ang ganda! Parang ang sarap. Tadyaan ng lambing. Ay, naku, pero alam mo, tita, ang ganda niyo. Okay na. Nakapansin, sobra. Mora na kayo sa mga niyo. Party. Thank you. Para magpapahintin.